Thank you po. Eh, sandali lang ha, ilalive lang, nag-e-error eh. Mainit at mapulang pagbati sa lahat, sa mga kasama natin sa Zoom at pati na rin sa mga nanonood sa ating FB Live sa page ng Bayan Europe. Mainit at napapanahon ang paksang ating pag-uusapan ngayong gabi, kaya mga kasama, sikapin pa natin mag-invita at i-share na rin ang ating FB Live. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay hinggil sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, makakasama natin bilang tagapagsalita, walang iba kundi ang chairperson emeritus ng International League of People's Struggle, Professor Jose Maria Siso. Magandang gabi po, Pro. Magandang gabi daw. Maraming salamat sa pagbati at binabati ko rin ang lahat ating kababayan ng magandang gabi at sana'y makakapagkaroon tayo ng masusing talakayan tungkol sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang. Maraming salamat, Prof. Huwag na nating pahabain pa, no? Umpisa na natin ang ating talakayan. Unang tanong natin, Prof, bakit ilang araw pa lang bago ang inauguration ni Marcos Jr. ay nagbabana ng desisyon ang Supreme Court laban sa diskwalipikasyon ng kandidatura ni Marcos Jr.? Bakit nga ba sa pagtingin ng Supreme Court ay walang basihan ang akusasyon na tax evasion laban kay Jr.? Gayong may sapat naman na ebidensya. Yes, Prof. Appointees ni Duterte ang nakararami sa mga justice ng Supreme Court at sila ay inappoint dahil sa tipong sunod-sunuran kay Duterte. Tamang sabi mong may sapat na ebidensya para sa disqualification ni Marcos. Convicted siya sa tax evasion at dapat disqualified siya. Sabi rin ito ng mga ilang retired chief justice at justices ng Supreme Court. Prof, paano nga ba nagtatambalan ang Korte Suprema at ang burokrata kapitalista sa lipunang malakolonyal at malapyudal? Marami ang corrupt sa hukuman magmula sa Korte Suprema hanggang sa ibaba. Nasusuhulan sila. Tingnan ninyo ang mga undercases ng mga Marcos, Macapagal Arroyo, Estrada, Enrile, Revilla at iba pa. Tagilid ang mga batas na pabor sa mga makapangyarihan at mapera. Ang karamihan sa mga West ay corrupt at nagpapayaman sa pamamagitan ng kanilang public office. Ito ay burokrata kapitalismo na umiiral sa executive, legislative at judicial branches ng reaksyonaryong gobyerno. Nasa kaibuturan ito ng malakolonyal at malapyudal na lipunan at si Duterte, pinalubha niya ang pagkabulok ng nag-aaring sistema. Yan ang isang malaking pabana o legacy niya sa ating bayan. Binulok niya ang mga iba't ibang sangay ng pamahalaan.
Prof, sa inaugural speech ni Marcos, nabanggit niya na ang kanyang pagkapanalo ay by landslide noong nakaraang May 9 election, na may panawagang unity. Nagde-deliver daw ito ng biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Ano po bang ibig sabihin niya na, at may katotohanan ba to, Prof? Sinungaling si na Junior, hungkag at walang laman ang panawagan niyang unity. Ang peking panalo niya ay hindi biggest electoral mandate, kundi biggest automated cheating na ginawa ni Duterte, Comelec, Dennis Uy, at Smartmatic. Sobrang laki na yung inimbentong boto ni na Marcos at Sala na 31 at 32 million inilinalantad ng mga eksperto kung paano ang pagdaraya na ginawa ng rehimeng Duterte. Masyadong malobo yung inimbento nilang boto para sa dalawang kandidatong ito. Mm-hmm. Ay, Prof, ano ba yung itsura ng demokrasya sa Pilipinas at ano kaya yung magiging itsura nito sa pamumuno ng tambalang Marcos Duterte? Patuloy na iiral ang peking demokrasya ng mga nagsasamantalang uri laban sa sambayan ng Pilipino kung hindi may tigil ang pagsasamantala at pangapi sa sistemang panlipunan, korupsyon sa gobyerno, pandarahas ng mga militar at pulis, at ang sistematikong pandaraya sa eleksyon. Sabi ni Marcos Jr. Prof, huwag daw tumingin sa nakaraan. Pero sa kanyang nagdaang kampanya ay tunog at estilo ng ama niya yung ginamit niya. Pinasalamatan din niya yung kanyang ina, binanggit sa mga Pilipino na golden age ang Pilipinas sa ilalim ng diktadurya ng kanyang ama. Bakit nga ba, Prof, mahalaga para sa mga Marcos ang pagbabalik ng kanilang pamilya sa kapangyarihan? At ano na rin, Prof, ang epekto nito sa mga politikong nasa kapangyarihan? Muli sabihin kong sinungaling si Marcos Jr. sa pagsasabing huwag tumingin sa nakaraan, pero sa kanyang kampanya at mismong inauguration speech, binabaluktot niya ang kasaysayan at pinalilitaw niyang golden age ang diktadura, pandarahas at pandarambong na ginawa ng kanyang ama at ina. Mahalaga para sa mga Marcos ang pagbalik sa kapangyarihan para ilegalisa ang mga dating dinambong at mga krimen nila at gagawa ng mas marami pang krimen para lalong magkamal ng kayamanan at kapangyarihan. At nasa hanay ng mga politiko na nasa kapangyarihan, iigting ang pagiging palasunurin sa mga Marcos, pero iigting din ang mga paksonal na bangayan ng mga buhaya sa estado at sa lipunan. Prof, wala tayong ibang narinig kay Junior kundi unity, no? Ano kaya ibig niyang sabihin dito, Prof, at paano ito nagagamit laban sa mga kritiko, aktivista, anti-Marcos at oposisyon? Ano pa kaya yung kakaharapin nila sa administrasyong unity o pagkakaisa lang ang tanging plataforma? Ang gustong pagkaisahin ni Marcos ay mga nasa reaksyonaryong uri laban sa mga pinagsasamantalaang uri, mga manggagawa at magsasaka, pati na mga kritiko, aktivista, anti-Marcos at oposisyon. Pero ang pinaka-importanteng lalabanin ng reaksyonaryong pagkakaisa ay mga pinagsasamantalang uri at mga revolusyonaryong puwersa. Patuloy na gagamitin ang peking slogan ng Whole Nation Approach sa malupit at madugong kontrarevolusyon. Halatang-halata na nagkaisa itong Erhimeng Duterte at Estados Unidos na igawan ng pandaraya napakinabangan ni Marcos Jr. At ito gagamitin nila sa pagpapaigting ng madugong supresyon ng masang Pilipino, mga masang anak pawis at ang kanilang kilusang revolusyonaryo. Ilang beses binanggit ni Duterte, Prof, at ngayon naman ni BBM na ang Pilipinas daw ang fastest growing economy in ASEAN. May mga figures pa nga na pinakita, Prof. Ano ba ang basihan nila para ideklara ito?
walang batayan ang sinabi, parehong walang hiyang sinungaling si Duterte at Marcos. Wala silang basihan ng kanilang deklarasyon. Binangkrap ni Duterte ang gobyerno at buong ekonomiya sa loob lamang ng 6 na taon, higit sa doble ng dating utang ng Pilipinas na sa nakarang 120 taon mula Philippine peso 5.9 billion, no? 5.9 billion pesos hanggang 13 trillion pesos. Araw-araw bumabagsak ang halaga ng piso at bagsak din ang demand para sa hilaw na mga sangkap at pala manufaktura na export ng Pilipinas. Hanggang ngayon, walang masabi si Marcos kung paano lutasin ang mga problema sa ekonomiya. Neoliberal ang mga economic advisor at manager na minana niya mula sa rehimeng Duterte, Aquino at Arroyo. Tungkol sa inflasyon at pagkain at kakulangan sa pagkain, wala raw siyang magawa laban sa oil price increases at ginawa pa niya ang sariling Secretary for Agriculture kahit na walang alam sa agrikultura o pati na sa gardening. Ha? Walang nalalaman yan sa gardening. Wala siyang solusyon na maliwanag sa mga problema sa agrikultura na sinasalanta. Agrikultura natin yan ang sinasalanta ng liberalization ng imports ng palay at iba pang food products. Mm-hmm. Sa speech ni BBM, pinipilit niyang i-include yung sambayan ng Pilipino sa kanyang mga plano at pagkapanalo as a way to say na may kalayaan i-exercise ang civic duty. Galing sa isang anak ng dating diktador, gaano kadelikado, Prof, ang statement na ito para sa mga aktivista? Ano ang mga dapat nilang paghandaan din? Peking presidente si Marcos dahil sa 31 milyong boto niya ay bunga ng pandaraya. Ngayon, sinasabi na niyang may mandato mula sa 110 milyong Pilipino sa anumang plano at gawin niya. Kasabay ng panlilin lang, tiyak na ipagpapatuloy ni Marcos ang malupit at madugong pagsupil sa mga mamamayan sa ilalim ng tinawag na anti-terror law. Dapat paghandaan ng sambayan ng Pilipino ang militar na panunupil ang rehimeng Marcos Duterte at lumaban sa iba't ibang paraan para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Mm-hmm. Nabanggit niya ang ilan sa mga problemang kinakaharap ng bansa pero walang partikular na pagbanggit sa resolusyon o pagre-resolba ng mga ito. Kapansin-pansin din na wala siyang nabanggit tungkol sa kahirapan sa bansa. Bilang wala naman talagang plataforma ang administrasyong ito, paano nito tutugunan ang mga problema ng bansa? Ngayon pa nga lang, nireject na niyang ulat ng PSA kaugnay sa 6.1% na inflation rate ng bansa. Yes, bro. Totoo. Ang napansin mong wala siyang solusyon sa malalaking problema. Nalalantad na tapos sa kalaman niya sa pagka-presidente at hanggang ngayon walang plataforma. Malamang na umaasang mga subordinate niya ang magpapatakbo sa administrasyon niya at magsasalita para sa kanya. At tulad ng siya ay gobernador ng Ilocos Norte at mas madalas siya sa Maynila at chief administration officer ang practically umaaktong gobernador. Antimanong hindi niya alam ang inflation rate at sinabi sa kanya ang 6.1% mula sa Philippine Statistical Authority, mastang marunong sa pag-comment na masyadong mataas ang inflation rate. Ilinantan niya lang yung pagka-stupid niya. At maraming nagsasabi na may sariling lingwahe itong si Marcos kung ano-anong sinasabi. At sinasabi tuloy na may sariling wika si Marcos, tinawag na Alamano. Siya lang nakakaintindi. Kaya siya ngayon ay laughing stock ng maraming periodista at ilang observer sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Ano po ang masasabi ninyo, Prof, sa pagtitalaga ni BBM kay Sara Duterte bilang Secretary of Education?
kay Juan Ponce Enrile naman bilang Chief Legal Counsel at ang kanyang sarili bilang Agriculture Minister, Secretary. Yes, Prof. Dating sabi ni Sara sa isang press statement na sa kampanya na gusto niyang mag-Secretary of Defense, pero takot si Marcos na baka maaga pa ikubita siya ni Sara. Kung gayon, assignment niya ang patuloy na pagsisinungaling sa history at education tungkol sa mga rehimeng Marcos at Duterte, tungkol kaya na-assign niya sa Department of Education and Culture para ayusin yung mga aklat. Tungkol kay Enrile, may pagtingin si Marcos na aso itong magaling kumahol para sa kanya. Tungkol naman kay Marcos mismo, maliwanag na wala siyang competence para maging Secretary for Agriculture. Nasabi ko na yan kanina. At kung si Enrile, alam ni Marcos na nag-traitor sa kanyang ama, at iniisip niya madaling sipain niya kung sa oras na nagkamali o kaya may palagay na nagkakamali, kaya matandang aso na yan, madaling i-dispatch siya ni Bongbong, yun ang kanyang palagay. Mm-hmm. Ngayon na narinig na natin yung inaugural speech ni BBM. Sa paanong paraan kaya dapat maghanda ang mass movement, ang mga oposisyon at kritiko upang labanan ang mga kasinungalingan at historical revisionism na propaganda ng BBM Duterte? Yes, po. Dapat labanan ng mass movement, mga oposisyon at kritiko ang mga kasinungalingan at historical revisionism na propaganda ng rehimeng Marcos Duterte sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan at mga datos sa mga talumpati, kasulatan, talakayan, video, masining na obra, at iba pang paraan. Habang hindi pinulutas kundi pinalulubha ng rehimeng Marcos Duterte ang mga problema, titingkad ang katotohanan at mga datos na ipapayag ng mga makabayan at demokratikong puwersa. Prof, bagamat hindi tayo sang-ayon sa violence, no, pero sa pagtingin ninyo, tama ba na tila nag-giveaway yung mass movement sa PNP at sa pro-Marcos supporters noong inauguration to the extent na nag-presscon pa ang bayan kasama ang PNP? Anong imahe o mensahe pa ang pinaparating nito, Prof? Bagamat legal, mapayapa at defensibo ang pagkilos ng mga legal na makabayan at demokratikong kwersa, dapat hindi nila bitiwan ng paninindigan na matatag, militante at mapanlaban. Kung manghina o mawala ang ganitong paninindigan, lalo silang gigipitin at sisindakin ng mga reksyonaryo, manghihina ang kilusang masa at maglalaho ang mga pagkakataon na magkaroon muli ng first quarter storm ng 1970 at mga people's uprisings mula 1983 hanggang 1986 laban sa diktadura ni Marcos. Dapat palaban ang masa tungkol sa mga umaapoy na isyu. Huwag sundin ang mga nananakot at gustong tumahimik na ang kilusang masa. Ang ano naman, ang panig ng gobyerno ang siyang naguudyok sa masa na mag-gera sibil na dahil sa paniwala nila, pagkakataon nila iyon para manupil ng marahas, magamit nila mga militar at pulis laban sa masa. Pero madadaig sila ng legal na kilusang ng mga inaapi tulad ng pagpapatalsik ni Marcos. Kay Marcos noong 1986 at sa nakita natin kung kailan lang si Sri Lanka pinatalsik yung President and Prime Minister. At kung hindi pa oobra yan, nasa demokratikong karapatan ng tao na patalsikin ang alinmang gobyerno na gumagamit ng dahas para supilin ang masa citizens ng isang bansa na nasa sovereign right ng mga tao na umalsa
kapag yung gobyerno ay nagiging oppressive at tyrannical. Mm-hmm. Kung susuriin natin yung panawagan na sinisigaw at nakasulat sa mga placard, mas econ-based, Prof, at human rights ang turol ng mga ito. Paano pa mapapatalas ng ND movement ang mga panawagan laban sa tambalang BBM Duterte? At paano maaabot ang mas malawak na masa? Okay, na may pagdalagtad at demands laban sa economic exploitation at human rights violations. Pero kailangan din ang matatalas na slogan tulad ng itakwil ang Peking presidente, ibagsak ang rehimeng Marcos Duterte, ibagsak ang imperialismo, feudalismo at burokrata-kapitalismo. Digmang bayan ang tugon sa terorismo ng Estado. Karapatan ng sampayanan ang magrevolusyon. Revolusyon laban sa kontra-revolusyon. Mabuhay ang Revolusyong Pilipino. Huwag kalimutan na nasa constitutional rights ng tao na ano ba, na mag-assert na itaguyod ang kanilang karapatang mag-revolusyon kung sila ay sinusupil ng isang gobyerno. Sige ba? Prof, kung ganun, dapat rin bang may particular na programa na abutin at himukin yung Marcos apologists? Prinsipal na layunin ng kilusang makabayan at demokratiko ay paalabin, organisahin at pakilusin o imobilisa ang malawak na masa. Isa sa mga sekundaryong layunin ang paghimok sa mga Marcos apologists na mababang level of information o comprehension ay hindi isang at hindi naman sangkot sa pandarahas at pandarambong ng mga Marcos. Sa isang balita, Prof, sinabi na naghahanda na din sa paglaban ng mga biktima ng martial law. May pag-asa bang mapag-isang mga oposisyon laban kay BBM Marco, BBM Duterte? Anong magiging papel ng ND movement dito? At sa kasalukuyang kalagayan ng ND movement, kakayanin kaya ang mapamunuan ang laban na ito? At karugtong, ano ang dapat maging paghahanda at paano dapat maarmasan ang mga National Democratic Mass Organizations? Pro. Wasto ang paninindigan ng mga biktima ng martial law lumaban sa rehimeng Marcos Jr. Sa legal na demokratikong pakikibaka, ang mga makabayan at demokratikong pwersa ang pinakamalakas. Mananatili ang kakayahan nilang mamuno sa malawak na kilusang masa laban sa rehimeng Marcos Duterte kung magpalakas ang bawat organisasyon sa pag-iisip o sa ideolohiya, politika at organisasyon. Himukin, organisahin at pakilusin nila ang masa at isagawa ang patakarang nagkakaisang hanay para ihiwalay at gapiin ang rehimen. Mm-hmm. Ako, Prof, personally, kinikilabutan ako sa pagpili ni BBM sa sarili niya no, na maging Minister ng Agriculture sa bansa. Maaasahan natin na mas lalong maghihirap ang mga magsasaka at mas lalong titindi ang atake sa kanila at sa revolusyonaryong pwersa sa kanayunan, alinsunod sa pangarap ni Duterte na durugin ito. So sa tingin ninyo, Prof, paano lalabanan ng revolutionary forces ang administrasyong ito? Pangunahing objective ni Marcos sa pagiging agriculture secretary ay patuloy ng pakinabangan niya ang dating coconut levy. Naamoy niya na may malaking pera pa doon na pwede niyang dambungin. Magpalawak ang sariling lupa sa iba't ibang dako ng Pilipinas at iba pang corporate interest, no? Gusto niyang palaguin, no? Para sa kanyang pakinabang. May iba't ibang paraan para mandampong sa kanayunan at ipagpatuloy ang malupit at madukong mga kampanyang militar upang supilin ang mga puwersang revolusyonaryo sa kanayunan. Kung gayon, magpapasya ang mas marami pang mga magsasaka at manggagawang bukid na lumaban, tibagsak ang rehimeng Marcos at buong estadong reaksyonaryo. Digmang bayan ang salbabida at pag-asa ng mga nagpawis. Mm-hmm.
Natapos na ang 6 na taon ni Duterte pero hindi niya natupad yung pangarap niya na durugin ang rebolusyonaryong puwersa. Matutupad kaya ito ni BBM, Prof? Bigo si Duterte sa imbing na patakarang durugin ang kilusang rebolusyonaryo. Lalong mabibigo si Marcos dahil sa dati nang dinulok ng kanyang ama ni Duterte ang malakolonyal at malapyudal na sistema. Lalong palulubain ni Marcos Jr. ang mga problema at krisis ng sistema. Kung gayon, gayabong at susulong ang rebolusyonaryong kilusan, parang nagbibigay si Marcos ng ikalawang pagkakataon sa mga nagpawis at sambayan ng Pilipino para parusahan ng pinal ang berdugo at magnanakaw na dinastiyang Marcos. Mahalaga para sa mga aktivista, lalo na yung mga nasa labas ng bansa, na mapaalalahana na mag-ambag sa pakikibaka. Kaya kahit paulit-ulit, Prof, maaari nyo ba ulit kaming paalalahanan kung ano ang magiging papel ng mga aktivista at rebolusyonaryong puwersa sa labas ng bansa sa panahong ito? Dapat palakasin ng mga aktivista at rebolusyonaryong puwersa ang kanilang hanay sa bawat tipo ng organisasyon at kilusang posible para makatulong sila ng mas malaki sa mga rebolusyonaryong puwersa sa inang bayan. Nagpalitong mga aktivista at puwersang rebolusyonaryo ng mga Pilipino ay dapat magpalawak at magpalakas din ng pakikipagkaisa o pakikipag-ugnayan sa batayang anti-imperialista at demokratiko sa mga organisasyon at institusyon ng mga host countries at kumuha sa kanila ng moral, political at material na suporta at tulong para sa kilusang rebolusyonaryo sa Pilipinas. Sa inyong palagay, anong mga kagiyat o mga partikular na tungkulin ng mga aktivista at rebolusyonaryong puwersa sa panahong ito? Paano mapapataas ang laban at makakapagpundar ng masolidong mga organisasyon? Dapat itaguyod at pa rin ang mga tungkulin sa larangan ng ideolohiya, politika at organisasyon. Ibig kong sabihin, patasin ang kamalayan at pagkilos ng mga aktivista sa pamamagitan ng pag-aaral ng Marxismo, Leninismo, Maoismo, pagsasakatuparan ng demokratikong revolusyon ng bayan at solidong pag-organisa ng namumunong partido at mga organisasyong masa sa ilalim ng demokratikong sentralismo. Prof, bago tayo pumunta doon sa ating 5-minute break, panghuling tanong, anong grade ang ibibigay ninyo sa speech ni BBM at bakit? 100% sa pagsisinungaling at pandilinlang, 0 sa pagsasabi ng katotohanan at 0 rin sa pagmungkahi ng solusyon sa malulubhang problema ng bayan. Maraming salamat, Prof. Season. Magpo-pause po tayo ng mga 5 minuto. So, sa mga kasama natin dito sa Zoom, pwede po kayong magpadala ng mga tanong ninyo kung meron man. At kay Prof, pahinga muna. Inom-inom po tayo ng tubig. Thank you. Hindi napapagtitila at tinitang ang media na lang nagtatanggungan ang aming mga katunggalit, our political detractors. And by our, I mean by the Marcos family's political detractors, bring it up. Walang justice. Walang justice. Dito ako nanghihilakbot eh. Yung isinasantabi ni Bongbong ang lahat ng ito. In fact, ang tawag niya sa amin na naghabla sa Marcos Estate sa Hawaii ay mga mercenaryo. Sabi niya, yan ang mga yan, ang habo lang pera. Kaya daw kami nag-file ng case against the Marcos Estate was because we were after money. One time,
dinala nila ako sa garahe. Maraming nakakatipon ng mga sundalo. Parang naglalasing pa yata sila eh. Pinapunta ako sa gitna, pinahubad ang aking pantalon at ang aking briefs. At yung isa ay naghanda ng stick, nilagyan ng sabon para ipasok sa aking ari. Siyempre, umiiyak ako kasi hindi ko ma-imagine kung anong sakit ang mangyayari. One time, pinatawag ako, pinaangat ang aking dalawang paa, naka-stretch, at yung opisyal, isang lieutenant, na naging commissioner pa ng customs, na-promote nung panahon ni Cory. May dala siyang soft drink bottle at unti-unting ihinahataw sa aking hita. Hindi naman masakit, siyempre. Dahan-dahan lang eh. Hindi ko alam na it would take forever. Yung papalitan siya ng iba at 4 hours, tuloy-tuloy yung paghataw. The following day, kulay litso na siya. The third day, umihina ako ng dugo. And it was painful. It was really painful. She was repeatedly raped. Several months. In fact, kahit may period sila, nire-rape pa rin sila. Eventually, nung siguro hirap na sila na to take care of them, they were executed. At yung grupo na gumawa nito ay identified namin. Yung leader ng grupo ay identified namin. Alam namin ang pangalan nung intelligence team. Ground Team 205 ang tawag. Ground Team 205. Well, ang worst na nagawa sa akin probably was the Russian roulette. Yun ang hindi ko malimutan yun. Yun na lang ako sa isang kwarto, lasing eh. May English siya eh. Sabi niya, Neri, are you lucky tonight? Sabi niya, do you feel lucky? Sabi niya. Siyempre, tahimik lang ako, lasing eh. Kinuha niya malaking revolver niya. In-empty niya yun. Kitang-kita ko, in-empty niya eh. Nahuhulog eh. Oh, ito ha. Papasok lang ako ng isa ha. Pasok niya isa. Sirorotate niya. Tapos pinasok niya galang. Sabi niya, tingnan natin if you're lucky tonight. Alam mo, pag nasa loob yung barrel sa bunganga mo, ang lamig. Kasi nervyos ka na, tapos malamig na aircon. Sabi niya, sige, tingnan natin if you're lucky. Tsamba talaga yun kung mabuhay ka o hindi, di ba? So anyway, di drain ako, sabi ko. Ah, di, tahimik pala ako, wala akong sinasabi. Sabi niya, you're very lucky ah. Let's do it again. Merong isang asyenda sa Negros dati na walang tanim. The peasants were hungry. Alam nyo, may panahon sa Negros na tawag namin tiempos muertos. Yung the season of death. Na walang milling, walang pera, walang makain. Nagtanim ng kamote, na makakain nila. Yung pinakuha ng landlords. So, nagkaroon ng clash. Si Bishop Portich na mag-dialogue. Sabi ng mga farmers, mga sakada, mahirap mag-dialogue sa military at sa gobyernong martial law. Pero he convinced the farmers, 100 or so, na hindi, pumunta kayo sa gym, mag-dialogue tayo. Kasi I stood up for what I believe is right eh, para sa taong bayan. Tapos tinest yung belief na yon eh. And I thought, hindi ko kaya eh. Na-torture ka, kinulong ka, all you have to do is say, yes, I give up, diba? Yan naman ang demand ng martial law government sa'yo eh. Learn how to be cowed to submission. If you don't learn how to be cowed to submission, we will crush you. Yan naman ang message eh. So ang pinaka-lesson ko pala doon, you can stand up for the people and still survive.
At nagbabalik tayo sa ating talakayan hinggil sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacañang. Prof, ito yung ilan sa mga tanong na natanggap natin. Simulan ko na po. Unang tanong, anong palagay ninyo sa muling pagkokontak ng COVID ni Marcos a month ng kanyang inauguration? May sakit ba talaga siya o hindi lang siya talaga makadeliver sa kanyang trabaho? Maraming nagsasabi na si Marcos Jr. ay may katangiang tamad o dahil ano siya, kulang-kulang sa kalaman sa mga pinapasukan niyang ano, nangangailangan ng pag-aaral. Ano yun, madali siyang mapagod. Pero ano, ang overwhelming opinion ay nagkukunwari, sinasanay niyang tao sa pagiging absent niya. Kasi estilo niya yan eh. Sa pagiging official sa kung anong posisyon na pinaglukulukan sa kanya ng kanyang ama at sinusulduhan ng malaki. Katapos niya eh, ang nag-vice governor at governor ng Ilocos Norte, pero hindi marunong mag-Ilocano. Ilocano ako, ha? Kaya I can certify na hindi marunong mag-Ilocano. Sabi ng mga kapwa kong taga Ilocos Norte, at ilang kamag-anakan ko sa Ilocos Norte, hindi marunong mag-Ilocano. Puro English at ang nagpapatakbo ng kanyang gobyerno yung kanyang mga utusan. Ganyan. Kaya ano, meron na namang presidente ng Pilipinas na ano ba yun, yung madalas magkulambo, matulog sa kulambo sa Davao. Ito naman eh, magtago sa kanyang palasyo, sa pribadong palasyo niya sa Manila. Yan ang ano, tipo ng kasike, don, don senyor, na ano yun, nagkahari ngayon sa Pilipinas. Talagang ano, pabulok ng nagkaharing sistema sa Pilipinas. Ano, kung sino-sino na lang walang kakayahan ang ilinalagay sa posisyon ng pagkapresidente. Kaya ano yan, dimalas ng sambay ng Pilipino yan. Kailangan labanan nila yung kondisyon na ano, nagbubunga ng ganito yung katarantaduhan, no? Na yung bang mga tarantado ang siya silang nagiging presidente. So may sakit na katam at kainuts itong si the junior prof. Ikalawang tanong, bakit instead na through official presidential communications o spokesperson ay through vlog o SOCMED nagre-release si Marcos ng ilan niyang announcement kagaya halimbawa nung sa kalusugan niya, prof? Eh, yan ay palatanda ng kawalanghiyan niya sa masang Pilipino. Hindi niya idinadaan sa ano, official channels ang kondisyon ng kwan, yung health condition ng nanungkulang presidente. Dahil parang hindi niya alam na ano yan, public issue yan, yung kung anong health status ng isang presidente. May kinalaman sa ano eh, pamamahala. Ha? Assuming na no, de facto president siya, no? Without my saying na siya talaga elected properly. Consistent ako nagsasabi na yan ay kwan, yung naging presidente sa Pandaraya. Pero ganito, makita natin na ano ba, hindi man kulang-kulang sa pagkatuso pa yan eh. Tuso nga. Pero hindi kasi tuso nitong si Duterte, no? May, si Duterte kasi may nasanay na siya bilang kanto boy at abogado rin, no? Napagsasama niya yung ano, isang antas ng edukasyon bilang abogado at yung no, talino pagkatuso sa panluloko. Ito, si Marcos, di nakakalata. Ang problema ng bayan ng COVID-19 at siya mismo bilang presidente kuno, yung kanyang health ay public issue. Pero hanggang ngayon, walang ano, Secretary of Public Health, no? Walang Secretary of the Department of Health. Tinan mo yung kanyang ano, yung katamaran at pagpapabaya sa mga tungkulin. Ay ano lang eh, sutsutan niya lang konti kung sino asistan niya. Ha? Yung ano bang gagawin ko tungkol dito? Maraming nakakatawag, tumatawag ng aking pansin. Ha? Na hanggang ngayon wala pang health secretary. Alam niyo yung problema? Ano pa, tinitek nila na yung makukuha nilang secretary of health, ano, marunong mag-cover up sa mga Duterte at kay Bongo, kay Duterte mismo at Bongo at Hanilet sa pagnanakaw. Pagnanakaw nila.
sa Parmali, racket, na? Kasabot nila yung mga Chinong nakabase sa Davao City. Yun ang kahirapan ngayon ng pagpili ng Secretary of Health, na? Yung bang ang kailangan ang pipiliin ni Marcos ay yung ano, mag-white wash sa ginawa ni Duque. Yung sabuatan ni Duque at yung mga nasa opisina ni Duterte sa pagnanakaw sa Parmalee racket sa ngalan ng ano, paglaban ng COVID, no? So, wala na yung tulong at mga ano pa dapat gawin para subukin ng COVID. Hindi naman nagawa at ibinurusa lamang yung public funds na ilinaan para dyan. Totoo yan. Sa kanyang inaugural speech, Prof, nabanggit niya ang pagbubukas ng Pilipinas sa foreign investment at internet tourism. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Yung kwan, talagang Pilipinas naman ay maganda. Ha? Pati mga Pilipina, binibenta na nila. No? Yan ang kwan. Actually, yung tourism na binibenta ng mga opisyal ng gobyerno, sex tourism, kadalasan, hindi man yung kagandahan talaga ng ating ding bayan. At yung kanilang pagbibenta sa kagandahan ng ating bayan ay hanggang ibenta na nila sa Pilipinas para ariin. Ha? Ariin ng madayuhan ang kayamanan ng Pilipinas. May ibibenta nilang national patrimony at natural resources ng Pilipinas. Yung ginagawang kwan, ang Pilipinas ay source of cheap raw materials, labor, and women. Yan, that's the, no? Yung, that's the scandalous truth about yung pag-a-attract kuno ng mga foreign investors, ng mga nasa kapangyarihan. Hindi nila, wala silang ideya kung paano i-develop ang Pilipinas para maging independent, politically independent ang Pilipinas at mga Pilipino mismo ang makikinabang sa pag-process ng natural na kayamanan ng Pilipinas. At ngayon, ang kanilang kwaneng turismo, yung kanilang ano, kinilang itinatambol para pagtakpan yung sinisigaw ng masa. Na development, kailangan din ng tourism para ano yan, yung may palitan, no? Ng kalaman tungkol sa kultura, no? Pero hindi yan ang pinakaimportante para sa Pilipinas na naghihikahos sa underdevelopment. Isa pang natanggap natin na tanong, Prof, pwede na nga daw bang umuwi ang mga OFW? Ano po kayang buhay ang naghihintay para sa kanila sa Pilipinas? Para sa amin, sa Pilipinas. Ayun, kunit, pinapalitaw nila na kaya ng Pilipinas tanggapin yung ano, ang maraming Pilipino na gustong bumalik. Pero may dalawang katotohanan na hinaharap tayo. Una, sa labas ng bansa, ano yung demand for Filipino labor ay bumagsak dahil yung ekonomiya bumagsak. Dahil sa krisis na ekonomiya ng pandaigdigang sistemang kapitalista at dahil na rin sa ano, COVID, no? Yung bagsak ang ekonomiya. Pagkatapos, itong gobyerno ito nagkukunwari, may kakayahan na tanggapin ng maluwag, ha? Eh, sa katotohanan, 25%, more than 20% rather, yung umalis na sa Pilipinas, hindi makakuha ng trabaho. At mismo sa Pilipinas, another 10 million people hindi mabigyan ng trabaho. Kaya, kawawang Pilipinas pag nagsibalikan ang maraming Pilipino sa Pilipinas. Kasi, ano yun eh? In the first place, wala silang makukuha ng trabaho. Ang kayamanan ng Pilipinas na likha ng anak pawis ay ano, sinasamsam ng mga bilyonaryo, mga mangilan-ilang mayayaman. Yan ang katotohanan kung bakit nagsisialisan mga Pilipino at magtrabaho sa labas ng bansa. Prof, ano daw kaya ang goal ni Marcos Jr. sa kagustuhan na i-reconsider ang negotiation ng loan sa China para sa tatlong project? Hindi totoo na i-renegotiate. Sinabi na ni Dominguez na ang China
salungat sa kanyang pangako, hindi nag-deliver. Nagpo-propaganda itong Duterte, Dominguez, na ano, tuloy yung tatlong proyekto nila, yung highway na ano, nagdudugtong sa ano, Subic at Clark, at yung ano ba, yung magmula Manila hanggang Bicol, yung pagkatapos sa bandang Mindanao. Ano yon? Naglokohan itong Duterte at China. Si Duterte pinapaniwala na makakautang ng maluwag, na naghinip si Duterte na makakakuha ng $24 billion worth of loans, pero mga Chinese ang may control ng mga ano, kontrata, pati mga tauhan nilang magtrabaho. Ngayon, etong si Duterte na bobo, akala niya basta papasok ang China, ang gusto ng China na ano, yung isurrender na ni Duterte ng lantaran, at walang ano ba, reservasyon yung kayamanan natin sa gas and oil sa West Philippine Sea. Pero si Duterte ang bobo, kahit sa lara, kahit sa hanay ng mga ano ito, mga mandarambong at uring mapagsamantala sa Pilipinas, ano yung may mga dating kontrata at arrangements na dyan eh. Halimbawa, sa Recto Bank o Red Bank, kung saan yung nandun yung 20, yung estimated na 26.3 trillion dollars worth of gas and oil, 75% kay Rason yun. Pagkatapos pangilinan ng forum yung 25%. Ngayon itong si Duterte na ano, may asal magnanakaw, ginapin niya si itong tao, utusan niyang si Dennis Oy para kanyahin yung malampaya sound, no? Yun naman ano, subject to depletion very soon. Ang gusto nila pakinabangan yung pipeline from Malampaya to Batangas, may dudugtong na maiksi na lang mula dun sa ano, sa Recto Bank, ano? Yon ang hinahabol. Ngayon, itong mga hayop na ito, mga halimaw sa itaas ng lipunan ng Pilipino, mga Duterte, mga Marcos, mga Arroyo, ano yan, mamaya-maya, malatamang magbabangayan yan kung sa hatian. Alam ninyo, yung paralan ninyo yung ano, Malampaya, yung kahit na may 26.3 trillion dollars na worth of gas and oil sa Recto Bank, paasaan na uwi yung ano, yung division of ownership ng Malampaya, 45% sa Shell, 45% sa ano, sa Chevron, 10% lang para sa Petron, no? So 10% ng Pilipinas, 90% na uwi sa mga dayuhan. Ganyan din mangyayari sa Pilipinas. Ngayon, itong China naman, tuso, gusto niya kanyahin lahat, no? At antimano, yung siya nang may control ng teknolohiya, siya nang may control sa bilang ng kukuning oil and gas, ganoon. Dito ngayon, hindi nagkasundo si Duterte. At may mga sumisingit na, no, paano kami, no? Kasi si Juan, si Gloria ang may interest ni Rason, no? At iba pang presidente ang gustong sumingit, no? So yan yan, itong mga kahit na nagkakaisa, itong mga nagbabandila ng kaisahan, ito kaisahan ng mga magnanakaw ito, unit team ng mga magnanakaw. Yung there is no honor among thieves, mamaya magbabangayan yan, yung katotohanan lilitaw. At lalo na kung itong mga independenteng ano, periodista, ililitaw nila, lalong mapalitaw ko ng katotohanan. Yung susunod na tanong, Prof, though napahapyabawin nyo na kanina, itanong ko pa rin, no? Bakit daw kaya delayed ang kanyang ang mga appointments sa ilang key administration posts, particular sa Department of Health, gayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya?
May kabagalan sa footman siguro dahil sa kahinaan ng utak nitong may lingwaheng alamano. Inaidadaan niya sa yung hindi man marunong mag-utos, hindi makapag-isip ng sistematiko. Yung siguro madalas makalimot. Kasi kung nag-cocaine ka sa matagal na panahon, pagiging malimutin ka, no? Si Duterte na nagkukukin din, tinan mo, anong nangyari sa kanya, panay tulog niya sa Colombo, sa Davao. Ha? Kaya ito, mas malubhayat ang pagkukin nito, si yung mismong fellow cokehead niya. Fellow cokehead yun si Kuan eh, si Duterte. Sinabi na itong si Kuan, itong si Marcos Jr., Kuan, yung... sumising hot ng cocaine, kaya weak leader yan. Matatanda niyo, sinabi niya yan. At dahil may pagkatotoo, yung kung magsalita on his own, umiiwas yan sa debate, sa interview, na mga matatalas na magtatanong dahil ang kanyang retreat ay yung alamano, lingwahe na walang nakakaintindi dahil yung sira sa ulo na ginawa ng cocaine. Yeah. Isa sa dalawang executive order ni Marcos Jr. ay ang pag-abolish ng Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit niya ito ginawa at ano naman ang intensyon niya sa pag-revert ng PCOO sa OPS o Office of the Press Secretary? Yan, pag yung pag-abolish niya ng Presidential Anti-Corruption Commission, palatandaan na yung kanyang pagnanakaw ng kanyang pamilya, pandarambong, matatakpan. At yung panibagong pagnanakaw, matatakpan din. At yung mga taong gagamitin sa pagnanakaw, yung basta sila ay makukontento sa kanilang balato, pag na nilang pakialaman yung lion's share ng presidente, sila ay hindi mahahabol ng anti-corruption na commission. At ganyan din, palatandaan na yung mga current, yung long-running plunder cases ng mga Marcos, may mababaliwala. Ayan ang purpose ng pagbabaliwala sa PC, sa PCGC. Asahan natin mangyari yun. Tungkol naman sa pagbuo ng OPS, imbes na PCOO. May pagka-technical yan, no? At baka may nagsabi sa kanya na mas magaling kung OPS ang ibalik na, tawag at sistema. Isa pang nakakagulat yan, yung dating umatake sa mga Marcos, si Trixie. Kaya double X ang pangalan niya. Sa pangalan niya, by double X. Dating umatake sa mga Marcos, ngayon, sip-sip na at tagadila na sa puwet ni Marcos Jr. Some people cannot, it's not easy to understand some people, no? Just you have, ganyan din si Kwan, si Loren. Dating akala mo sumasanib sa kaliwa, mamaya nagkakwalta lang ang konti mula sa sa racket ng mga anti-communist. Iba na yung sinasabi. Ganyan mga tao, nagbabago. Pero side comment ko yan. Pero hindi, baka mas nagustuhan ni Trixie yung press secretary kaysa communications officer, no? Alam na, maganda yung ganyan. Kilala ka agad na cabinet member pag tinawag ka, Your Honor, the Secretary. Prof, bakit daw po malakas ang loob ni BBM na mag-include ng mga kasinungalingan sa inauguration speech niya kahit alam niya na may mga fact-checkers in place? Diyan mo makita na talagang garapal na sinungaling, yung walang yam, masyadong kapalmuks, no? Hindi niya, biro mo sasabihin na lahat ng public works, ha? Magmula Quezon o Osmeña, yung gagawa ng kanyang tatay. Ang tatay naman niya, kahit nagproyekto ng malaki,
ng maraming infrastructure pinagnakawa niya, 80% ang ininakaw ni Marcos sa mga project, mga public works projects. Tapos, ano pang sinungaling niya, na yung kagadagad, sinabi niya matapos sabihin niya na ano, kalimutan daw nakaraan. Ayan pala, palilitawin niya yung nakaraang kababuyan ng kanyang ama. Ha? Eh, yun, ginagawa niya ang golden age o ano ba, gusto niyang ipasagrado ng masang Pilipino. At isinusuka ng masang Pilipino ang pagdinastiyang iyan. Dapat tandaan nila yan. At huwag magtataka basta't yung mga problema ng Pilipinas, lalala at tsak nalulubha naman. Ano? Aalsa ang masang Pilipino tulad ng ginawa nila noong 1986. Mm-hmm. Ang huling tanong, Prof, na pinadala sa atin, ano ang stand ni BBM sa US at sa China separately at saan siya mas magpapasubordinate sa mga susunod na taon? Alam ninyo, ang US, one year bago nag-eleksyon, nagpakita ng gilas kay Duterte. Si Duterte mismo yumuko, ha? Pagkadalaw ng defense and mga kinatawan ng state at State Department at Defense Secretary, nangangayupa pa na si Duterte, ha? Na siya ay maka-US. Ganyan din si Marcos, ano? No, naging mas maingat, hindi yung pan, I'll play off US and China against each other to the advantage of the Philippines. Hindi na sinasabi yan. Yung mas dinidinan na yung ano, yung ano yun, pagkakaisa ng Philippine government at US. At nakita naman ni Duterte at pati na si Marcos nakita na ano, yung mga pangako ng China na 24 billion para sa dollars for public works, hindi naman itinututuo ng China. Tapos mahalata mong manok ng US si Marcos dahil sa batay lamang sa Pulse Asia reports in days before the election day in the Philippines, sinasabi naman ng mga American newspapers na mainstream na tiyak na panalo si Marcos by landslide. Di kaya nakalata na ano, against the fact na dumadagsa ang maraming tao sa mga electoral rallies ni Lenny at Kiko. Ano? Sinasabi sa US Press ang landslide yung Marcos Duterte team na linalangaw ang kanilang mga electoral rallies. Doon umalata kung nasa ng US. Ang US pinanigan ng ano, ang si atong Marcos Duterte. At asahan natin na ano, ang US ngayon nasa matatawang warpath laban sa China. At kailangan mga puppet niya sa Pilipinas mamili kung aling panig. Otherwise ano, yung playing off, walang sinabi at walang pinagbabatayan ang mga puppet ng mga Amerikano para ano sila, yung umarte pa no, na parang ano, kaya nila ano laruin yung dalawang halimaw ng imperialista. Prof, may pahabol pa po, sorry. Ano daw pong masasabi ninyo tungkol doon sa pag-concede ni Lenny? Mahinang klase. Kung ikampara mo si Lenny kay Cory Aquino, mahinang klase si Lenny, malabo. Sinabi niya, nung tinanong siya tungkol sa result, sa Peking resulta ng eleksyon na inayos in the first 2 hours, no? Biro mo, 98% of the votes na counted na, kakalukuhan yan. Pagkatapos, soon after that, yung tinanong si Lenny, anong kanya? Ano kanya paninindigan? Ano? Susunod daw sa desisyon ng mayorya. Eh, hindi maliwanag kung anong ibig niyang sabihin. Hanggang ngayon, angat ang presyo, bagsak ang kabuhayan, pero anong slogan? Angat buhay.
Hindi mo alam tuloy kung ano si Di Duterte ang nag-angat at si iangat pa ni itong otro hayop na Marcos Jr. O kaya yung maliwanag yung ibig sabihin maangat ang buhay kapag siya ay magiging presidente 6 years from now. 6 years from now, ano yun? Ganyan ang slogan niya. Ano yan? Iimsan na siya ng ibang opposition leader. At yung kilos na revolusyonaryo, malamang aabante pa. Pagkatapos yung legal na demokratikong kilusan, aabante yan. Pag yung pinakamasamang pangyayari ay nangyayari, tulad ng itong si Marcos Sr., nanloko sa eleksyon na 1986 at maliwanag na ipagpatuloy niya yung kalokohan niya, hindi ba umalis ang tao? Ito, kung bakit dahil siguro yung sa COVID-19 napurol yung response sa pandaraya at yung pagpapatuloy ng mga patakarang masama, mula Duterte hanggang Marcos. Maraming tao mismo nagtatanong sa sarili, punyeta, bakit mabilis na tugon sa pandaraya at patuloy na pagsasagawa ng mga patakaran na laban sa mamamayang Pilipino mula sa Duterte regime hanggang dito sa panibagong hayop na regime ni Marcos. Pero ganyan ang mga tao nag-iisip na lalo na nahihirapan na sa kabuhayan, walang kabuhayan, tapos nagtataasan ang presyo ng mga basic commodities and services, walang solusyon na makita ka mula sa mga nagahari-hari sa Pilipinas ang alam lang magnakaw at maluko sa sambayan ng Pilipino. Ito pa po ang isa, Prof. May maaasahan ba ang mga migrante sa gobyernong Marcos, lalo na yung mga loyalistang OFW na umaasa sa pagbabago? Walang maaasahan sa yung tipo ng mga leader na bulok tulad ni The Junior at saka nitong butangirang babae si Sarah. Walang maaasahan diyan. Walang sinabi kahit kailan sa buhay nila, walang sinabing mabuti na may sasagawa para sa kapakanan ng mga ng sambay ng Pilipino. Simple lang naman ang hinihingi ng tao Tunay na kalayaan ng bansa, may tunay na demokrasya, at tunay na reforma sa lupa at tunay na pag-develop ng economy sa pamamagitan ng industrialization. Simple lang naman Hindi naman kung sosyalismo o komunismo pa yung issue dyan Simple ang mga sinabi ko na, ganun kasimple. Pero ito, iniaasa nila sa pagnanakaw nila, akala nila, yung pag napuno na yung bulsa nila, malalaglag na yung mga barya-barya at mapunto na sa tao. Pag tuwing eleksyon lang naman yung nagtatapong, naghahagis sila ng barya-barya sa mga naluloko nila. Vote buying time lang yung eleksyon. Pero yung paggawa ng sistemang maayos para sa kabutihan ng masang Pilipino, wala yun. Wala sa kanilang abilidad. Ang abilidad nila nasa pagnanakaw, panlilin lang, at pandarahas sa mga taong lumalaban. Prof, bago tayo magsara sa talakayan natin na ngayong gabi, any last remarks po, payo, habilin, hamon sa sambayan ng Pilipino, Prof? Bago tayo mapunta sa ibang punto, yung gusto ko, may pagbabago naman kung sa OFW, sisingilan sila na mas malaki. Ngayon pa naghihirap ng mga pamangilihan nila sa Pilipinas sa pagtas ng mga presyo, kung ano-anong requirements at kung ano-anong singil ang ginagawa ng gobyerno. Kaya dapat itong OFW marunong magreklamo at lumaban.
So yun ang bagong, yun ang pagbabago. Lalong masamang kalagayan ang bago para sa mga OFW. Dapat nilang tandaan yan. Maraming maraming salamat po, Prof. Season. Any last remarks po? Ang kung masasabi ko, ano, nasa pagkilos ng masang Pilipino ang pagbabago. Ano kung anumang tayupan ang abutin ng mga nagkahari-hari yan sa kanila, dapat tuhunan nila ng paglaban. Kung itong mga nasa kapangyarihan, walang alam kundi magnakaw at manlinlang, labanan nila hanggang ano, yung exposure, pagbatikos at yung pag-isolate hanggang next election time. Pero itong mga nasa kapangyarihan, kapag gumagamit ng dahas, ay walang magagawa ng masa, kundi rin ano, tumugon sa ganitong paraan. Digmang bayan ang tugon sa martial law at sa kaharahasan ng Estado. Ang mismong nasa kapangyarihan ng ano eh, nag-uudyok sa masang mag-gera sibil, mag-revolusyon. Laging hinahamak nila ang sambayan ng Pilipino at ginagamitan ng dahas, primero red tagging. Pagkatapos na uuwi yan sa ano, sa pandurukot, pag-torture at pagpatay. So, anong itutugon ng masang Pilipino yan kundi revolusyon? Itinuro yan sa atin ni Andres Bonifacio, nituro yan ni Joma Sison. Ano yan? Turo yan ni Andres Bonifacio. Dapat tatandaan nila yan. Maraming maraming salamat po, Prof. Jose Maria Sison, sa pagtalakay hinggil sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang. So mga kasama, dito nagtatapos ang ating webinar. Naway may napulo tayong aral, nalinawan tayo. At huwag pong kalimutan na i-share itong ating Facebook Live para mas marami pang makaabot. At mag-iingat po tayong lahat. Pandemya pa din. Ciao, ciao. Hanggang sa ulitin po. Padayon pa. Maraming salamat. Thank you po.